Samantala, 47 degrees Celsius na heat index na itala sa Bacnotan, La Union kahapon, March 19. Sundan sa report. Naitala ang 47 degrees Celsius na heat index sa Bacnotan, La Union kahapon, March 19. Ayon sa PAGASA, kabilang nasa danger classification ng naturang heat index. Kung exposed sa matinding sikat ng araw, posibleng makaranas ng heat exhaustion, heat cramps at heat stroke. Dahil sa mainit na panahon, hinigpitan pa ng school authorities ang monitoring sa sitwasyon ng mga learners sa iba't ibang paaralan sa Region 1. Kailangan daw na maayos ang bentilasyon ng bawat silid at dapat activated na rin ang school clinic. Maaring magpatupad ng suspension ng klase sakaling tumindi ang init ng panahon. Sa ngayon, naghahanda na ang pamuno ng eskwelahan para sa posible na pagsususpindi ng face-to-face natin kung magpapatuloy ang ganitong sobrang init. Inaasahan din ang implementasyon ng blended learning o modular learning. I absolutely disagree. To be honest, face-to-face classes is much more versatile and there's a lot more things to do when you're face-to-face, especially when there's an actual teacher. Okay lang po kung modular po kami kasi mainit naman po yung panahon. Then, para hindi na rin po ma-stress ang mga ibang gawain po sa school. Sakali namang hindi suspindihin ang klase, dapat nalimitahan ang outdoor activities sa mga paaralan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.